Ayun na guys, muli nagbabalik po ang Yulingkod, no? Ayan na, nasaan ang hustisya sa puwet? Yan! Diyos ko, medyo parang nalihis, nalalaot ang issue, ang usapin, no? Nawawala yung, ay ito guys, no? Parang naghahalo yung balat sa tinalukan eh, teka muna, bakit na-divert na yung issue doon sa group chat na nandun si Nanay Cynthia at si Carla? Pero ang issue kasi yung puwet. No, yung puwet. Diyos ko, nagkahalo-halo na yata eh. Parang nalihis na. Teka muna, huwag muna tayo lumihis. Ito, maganda. Tapusin muna natin yung isang issue bago tayo mag tumalon doon sa kabilang issue. Kasi maghahalo-halo eh. Di pa nga na, nabibigyan ng hustisya yung balak ngayon, yung puwet eh. Lumihis na tayo eh. Lumihis na eh. Pero ayun na guys, no? Wala tayong gagamitin na video clip, no? Wala tayong gagamitin na video clip. Ating himay-himayin nga muna. Shoutout sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, no? Ayan, no? Eto guys, shoutout muna pala kay Ate Lonnie of USA, Ate Evelyn Sinki, kay Tita Harvin TV, Ate Inday PB, yan. Kay Ma'am Ellie TV, at syempre kay Ma'am Arlene Alarcon, yan. Kay Ma'am Ellie TV, at kay Ma'am Arlene Alarcon, ma'am, PM niyo po ako guys, no? PM niyo po ako, Ma'am Ellie TV, Ma'am Arlene Alarcon, kung napapanood niyo po ang aking video. Yan, no? Ito na guys. Tumalon eh. Wag nalihis. Nalihis yung issue. Pero sana magiging ano tayo? Transparent tayo. Wala tayo dito pagtatakpan. O sa pink puwet, yung puwet, yung balakang. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya doon? Ay, kagaya ko, wala itong balakang ko. yung balakang ba? Basta balakang muna tayo. Bakit napunta doon sa kasalanan ni Carla? Kasalanan ni nanay ni Carla? Oh, kasi nandun sa group chat. Maghahalo-halo tayo. Doon muna tayo sa pinagmulan. Umpisahan nga natin doon sa pinagmulan para wala muna talunan. Na nalilihis tayo, nadadivert tayo. Eto, may pinagtatakpan pa din. Guys, good vibes muna tayo guys. No? Good vibes lang tayo. Wala, meron ba ditong ano, pinagtatakpan? Sinasalo, walang saluhan. Eto eh, tapusin natin yung isang topic. Simulan muna natin sa umpisa ng maliwanagan bago tayo tumalon. medyo nalilihis eh. Yung puwet, ang ating muna pag-uusapan, yung balakang, yung puwet, yung balingkinit ng katawan, doon muna tayo mag-focus. Kasi kung hindi, na-issue yung puwet na yan, hindi maglalaot. Ay, nagkalaot-laot, napunta doon agad sa group chat, yung group chat nga, nag-recta na. Ang kasalanan din naman itong mga sponsor na ito, mga pasaway. Minabypass kasi ninyo, wag kasi kayong rumekta sa mga beneficiary. Kung mahal ninyo ang beneficiary, wag ninyong i-bypass yung Kalingap. Kasi Kalingap ang tumutulong diyan. Kalingap ang nagpapabahay diyan. Yung mga binibigay ninyo, saan ba sasapat yan? Ha? Kaya nyo ba na kayo ang magpabahay? Isang malaking bahay. Siyempre, hindi nyo, sabihin na natin kaya nyo, ay di kayo na. Kayo na magpabahay. Pero, dyan po sa pagpapabahay, sa bawat beneficiary, malaki po ang gastos dyan ni Kalinga. Bravo, hindi pa pwede sasabihin, sinagot lahat ng sponsor. No. Eto na. Medyo nawawala yung issue puwet napunta doon sa group chat, di umano yung naandun. Kasalanan. Kasi na-trigger si Ninang. Wag, hindi pa po naliliwanagan, hindi pa nalilinawan muna, linawin muna natin na ang buong katotohanan, sabihin natin na-trigger. Ano ba pinag-umpisahan? Yun ang tanong. Ito guys, sasabihin ko sa inyo, 2 weeks ago, si Ma'am Marilyn, ha? Ito, umpisahan natin. Kasi mahirap po, natatalon agad tayo doon, na-divert, na-twist, ha? Na-twist yung issue. Mawawala ang issue sa puwet. Nasaan ang hustisya doon sa puwet? Ano, ganun-ganun na lang? Bakit hindi? Hindi ko sinasabing teresin, hindi ko sinasabing kampihan. I-analyze muna natin. Ha? Sana magiging balansi tayong lahat. Hindi ko dinadaw si Ma'am Marilyn Pablo. Kaya nga tayo gumagamit ng video clip, doon tayo bumabase, ha? Eto guys, no? 2 weeks ago ka-chat ko si Ma'am Marilyn. Nung nando kami, nag-reaction kami kay Rowan Ayn, nabagit sa akin ni Ma'am Marilyn na meron na pinupulutan siya sa group chat. Sino ito? Yung mga pinupulutan. Pinupulutan doon. Kung sino-sino pa, sila Kalinga Prab, si Ma'am Marilyn, pinupulutan doon sa group chat. Group chat, ha? Group chat na doon sa sponsor ng Jomcar. No?
Ngayon, si Ma'am Marilyn nagla-live. Tinatapik niya yung patungkol doon sa pinag-chichismisan siya, pinupulutan, pinagtatawanan doon sa job, sa group chat ng Jom Car. Ito na yon, ha? Yung group chat na yan, hinayaan ko lang si Ma'am Marilyn kasi laban niya yan. After namin bumanat doon kay Rowinay na nag-lilikom ng pera na walang basbas ni Kalinga Club. Okay, laban ni Ma'am Marilyn yon. Laban mo yan eh. Eh, ikaw ang tinitira eh. Hindi naman kami eh. Eh, harapin mo. O, so ngayon, binabakbakan ni Ma'am Marilyn yung isponso ng Jom Car, no? Hanggang sa yung Jom Car, sila, yung TV, ha? Sumasagot sa comment. Yung mga supporters, ha? Nag-i-explain, ganyan-ganyan. Hanggang sa, ayun na, naglalaot na. Panay ang pasaring. Yan, ganyan. Hindi yan. Nag-thumbnail pa si Ma'am Marilyn Pablo na merong caption na bruha, ha? Ito yan, ha? So, ito na, humaba na ng humaba. Hanggang sa, ito na, may nag-comment. Ito guys, ha, lilinawin ko sa inyo. May nag-comment na ang sabi ay inggit. Doon sa salitang inggit, doon, Romes back si Ma'am Marilyn Pablo sa salitang inggit. Sino ang pinonteriya? Diba? Kung sino yung nag-comment, yun yung banatan mo. Ito ay mga Jom Car, ha? Yun yung resbakan mo. Pero bakit ang niresbakan mo ay yung beneficiary ng Kalinga? Nasaan ang hustisya po dito? Bakit ngayon natitwist na? Na-divert na? Nalihis na? Yun yung sinasabi ko. Ha? Huwag sasabihin na kaya nag-iingay si Ma'am Marilyn Pablo dahil doon sa ipinaglalaban niya. Ano ba ipinaglalaban niya? Ah, ipinaglalaban niya. Pinupulutan siya doon sa comment, doon sa group chat. Hindi ipinaglalaban ni Ninang ang patungkol sa naandoon si Carla, naandoon ang nanay ni Carla sa group chat. Hindi yun ang pinaglalaban ni Ninang sa kanyang live. Ang ipinaglalaban niya kung bakit siya pinupulutan, pinagtatawanan, pinag-chichismisan doon sa group chat. Correction, no? Sa mga hindi nakakaintindi at nakakaalam, no? Ang ipinaglalaban ni Ninang ay siya pinag-chichismisan doon sa group chat. Ha? Hindi pa niya pinasabog yung patungkol na naandoon si Carla, naandoon si mama ni Carla sa group chat. Huli na yan. Huli na. Ito na lang nagkakagulo na. Kung umpisa pa lang sana, yun yung kanyang inaano, ipinaglalaban, inuulit-ulit niya. E di sana maliliwanagan. Mismo, sa usapan namin, sa message ni Ma'am Marilyn Pablo, nagsumbong sa akin before, 2 weeks ago, na siya ay pinag-chichismisan doon sa group chat, yun yung ipinaglalaban po niya. Hindi po ipinaglalaban dito ni Ma'am Marilyn Pablo yung pagiging member doon sa group chat. Ngayon, na-trigger. Na-trigger. Ito guys, hinihimay-himay lang natin, no, para kasi mahirap kasi na tumalo na agad, nabaliwala na yung salitang yung usaping puwet na wala na eh. Doon muna tayo. Kasi mahirap na na-twist. Natatabunan eh. Nasaan ang hostesya doon? Tinabunan? Huwag muna tabunan. Tapusin muna natin kung bakit nag-umpisa yan. So ngayon, ito na guys, no? May nag-comment. Inggit ka. Ay, agad ay nag-rumata doon. Ako maingit. Mas maganda katawa ko. Mas sexy ako. Mas mag-i-agal-gal ako. Malaking balakang ko. Yung puwet ko. Mas maganda puwet ko. Yun. Kasalukuyan, naiinis siya ng Jom Car. Nainggit ka. Hindi pa na itatakil, na itatapik ni Ma'am Marilyn Pablo na naandun si Carla sa group chat at ang nanay niya. Ang ipinaglalaban ni Ma'am Marilyn Pablo, siya ay pinupulutan, pinagtatawanan, pinag-chichismisan sa group chat. Nag-gets you guys? Ang aking pinupunto? Kailan lang, huli na! Wala, Ma'am Marilyn Pablo, wala ka! Hindi mo pinagsisigawan na bawal yan! Nandiyan kayo sa group chat, yan ang pinaglalaban ko, ito ang pinaglalaban ko! Bawal kayo nandiyan, bakit kayo nandiyan? Hindi yun, wala ka dun! Naandun ka! Saan? Ipinaglalaban mo, ikaw yung pinag-chichismisan, ikaw yung pinagtatawanan, ikaw yung pinag-uusapan, yun yung pinaglalaban mo eh. Kung ang ipinaglalaban mo sana ay yung bakit kayo nandiyan sa group chat, bakit kayo tumatambay dyan, mali yan! Bakit meron kayong nakabay headed agenda kayo, wala ka dun, Ma'am Marilyn, wala ka dun. Ngayon, sinabihan ka ikaw ay inggit, ha? Guys, namin niyang sinasabi ko. Sinabihan ka na ikaw ay inggit. Ano ang sagot mo? Hindi ako ha, ganyan ako. Malaking balakang ko, malaking puwet ko, may kagandahan ako. Bakit yun yung sagot mo?
pagbabara ng iyong sarili doon. Kay Carla, hindi iyon. Ako nagtataka lang, bakit ang lalim ng pinaghugutan mo na? Dapat yung nag-comment yung salitang inggit, yun yung hinabol mo. No. Pero ito na, no. Ibang usapin po yung sa group chat na naandun yung mag-ina. Mama ni Carla at si Carla. Sorry guys, ito ha, napapag-usapan. Usaping quit na lihis, topic. No, wala tayong ginagamit na time day. Normal, mapapag-usapan, mahagip at mahagip po yan, no? Ang topic po natin dito ay kay Ma'am Marilyn Pablo. Sorry po kung nabibigkas ko ang pangalan nila Carla, no? Kay Ninang po. Ang akin lang, bakit nalihis? Napunta doon sa group chat? Hindi po yun. Hindi po yun ang pinaglalaban ni Ma'am Marilyn Pablo paglilinaw po sa inyo lahat. Hindi po niya yan ipinaglalaban. Ang ipinaglalaban niya, siya ay pinagchichismisan. Siya ay pinagtatawanan. Pinag-uusapan doon sa group chat. Yan po ang ipinaglalaban niya. Hindi po, hindi niya sinasabi na naandun sa group chat, yung mag-ina. Kaya huwag sasabihin na trigger. Na trigger. Hindi. Hindi ta. Kung ikaw ay matalino, alam mo kung paano ka didepensa, kung paano mo isusulong yung sarili mo. Bakit sinabihan kang inggit? Bakit ang sagot mo? Ba't ako maiinggit? Eh maganda, hindi hamak. Mas maganda puwit ko. Hindi hamak. Mas malaki ang balang ako. Mas maganda yung mukha ko. Alayo! Alayo! Alayo po! Sige, i-analyze nyo. Basta ang usapan po muna. Ang usapan natin, yung puwit. Doon muna tayo sa topic na puwit. Hindi po dito involve yung sa pinaglalaban ni Ma'am Marilyn Pablo yung usaping group chat. Malayo yan. Hindi yan. Kaya na-trigger si Ma'am Marilyn Pablo doon sa sinabing inggit ka kay Carla. Ang pinagmulan ng lahat ng iyan, yung si Ma'am Marilyn Pablo ay pinag-chichismisan, pinag-uusapan, pinagtatawanan sa group chat ng Nilayang TV. Yan po ang buong katotohanan. May screenshot ako na usapan namin ni Ma'am Marilyn Pablo na nagsumbong sa akin si Ma'am Marilyn Pablo na siya ay pinagtatawanan, pinag-uusapan, pinupulutan doon sa group chat. Yan po ang dahilan kung bakit siya nangangaw-ngaw, nangangaraw-ngaw at kung bakit siya na-trigger sa salitang inggit dahil diyan siya sa ipinaglalaban niya na siya ay napupulutan, pinag-uusapan, pinag-chichismisan sa group chat. Yan po ang buong katotohanan. Hindi dahil sa naandun yung mag-ina sa group chat. May conversation kami at na-screenshot ko na. Yan ang buong katotohanan. Hindi pwede tayong tumalon. Ibang issue, ha? Ibang issue yung nandoon sa group chat. Huwag natin sasabihin na trigger. Kaya nagalit si Ma'am Marilyn Pablo dahil ipinaglalaban ni Ma'am Marilyn Pablo na naandoon yung mag-ina sa group chat. Hindi, hindi yan ipinaglalaban niya. Hindi po yun. Ha? Ang ipinaglalaban niya, siya ipinag-chichismisan sa group chat. Siya ipinagtatawanan, pinag-uusapan. Yan ang pinaglalaban niya. Hindi niya, hindi yun. Yung masabi, bagtay, mata, nakamata. Hindi po. Maglilinaw ha. Hawa ko yung screenshot, nagsumbong sa akin si Ma'am Marilyn. Yan yung ipinaglalaban niya. Baybayan niyo yung video niya. Nag-uusap kami na nakaraan. Nanando kami kay Rowinay. Na tinitira namin si Rowinay. Nagsumbong sa akin eh. Pinupulutan daw siya, pinagtatawanan, pinag-uusapan, pinag-chismisan sa group chat. Yun. Doon. Yun yung ipinaghihimutok, ipinagpuputak ni Ma'am Marilyn Pablo. Habang naka-live, nagla-live, gabi-gabi naka-live, ang mga junker, nandiyan, nagko-comment sa kanya, binabas siya. Doon siya na-trigger. Sa salita, sa topic niya, na siya pinatatawa na pinag-uusapan. Diyan siya na-trigger. Ay, kinukala niya yung sarili niya doon sa bata. Ay, hindi, dahil doon sa nasa group chat. Kaya kung tayo ay liliban agad, tatalon agad tayo, ha? Ito, kung tayo ay pupunta agad doon sa yung mag-ina ay nasa group chat, kaya si Ninang ay nagngangaw-ngaw dahil doon sa mag-ina-ina ang sa group chat. Hindi po yun. Hindi po yun ang pinaglalaban ni Ma'am Marilyn Pablo. At hindi po yan ang kanyang tinatalakay sa kanyang mga live. Malinaw na malinaw po. Sa mga gusto, ipakikita ko sa inyo. Mag-PN kayo. Isisend po sa inyo. Pakikita ko sa inyo. Yung message ni Ma'am Marilyn Pablo na nagsusumbong sa akin na siya pinupulutan, pinagtatawanan, pinagchichismisan ng mga grupo ni ano, ng sponsor ni John Carr. Oh, yan ha, paglilinaw lang ha. Ito, mahirap kasi. Tatalon agad tayo doon sa isang topic. Huwag natin itinatabunan natin. Walang takipan. Walang pagtakpan. Ay, kahit ito iparinig ni Kuya Bal sa live. Alam ko na sanay na ako na pinaparinig ni Kuya Bal yung topic ko doon sa live. Pero nandiyan, nababasa ko, sanay na ako. Okay na, ibas nila ako. Walang pakialam, ibas nila ako. Pero yung katotohanan na hindi ang
ang ipinaglalaban ni Ma'am Marilyn Pablo, hindi yung mag-ina ay nangangaliwa. Hindi po yan. Na-trigger siya dahil sa ginabigabi niyang topic, ha? Na di umano siya daw ay pinagchichismisan, pinagtatawanan, pinag-uusapan, pinupulutan sa group chat ng John Carl na esposo. Yan po yun. Oh, malinaw na ha? Kasi kung eto ha, tatalon tayo doon sa isang topic. Nasaan ang ustisya? Eh, ikaw na yung kahit tinumpang naman yung sarili mo. Humingi kang sorry kung ayaw mo humingi sorry. Humingi kang sorry kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab. Kuya Bal, Kalinga Prab, pasensya na. Dahil sa akin, naglaot-laot na. Ayun, hindi ka marunong humingi na sorry. Hindi, ang paghingi ng sorry, hindi yan dapat, ha, hindi yan malaking kabawasan sa ating pagkatao. Pero kung nag-create ka ng bashing, kagaya na nangyari ng ganyan, tapos bandang huli, masama yung mag-ina. Eh, yung mag-ina eh, sabi nga ni Kalinga Prab, hindi naman kagustuhan no mag-ina na sila ay mapasama sa group chat dahil ini-add naman nung ano. Ini-add naman nung mga sponsor at naandun din naman sila David. No, hindi kasi natin pwede reaction ng payo kay Kalinga Prab. Sa akin lang, medyo nalalaot. Pero kung ihimahimahin ninyo, pag-aaralan ninyo, ano ba pinagmulan? Yung iba hindi nyo alam. Kasi hindi kayo nakasubaybay kay Ma'am Marilyn Pablo. Pero bago pa yan, si Ma'am Marilyn Pablo nagsumbong na sa akin. Ayan na nga, nagsusumbong na nga sa akin na siya pinupulutan, pinagtatawan. Yan po ang pinaglalaban niya. Hindi, ang hindi niya ipinaglaban. Isang sabihin niya na, kaya ito, kaya nagkaganito, nagkakaganya si Ninang. Kasi si Ninang yung naatasan dito na magbantay. Si Ninang yung pinakang gwardya dyan, takot yan. Binabakuran niya yan para hindi mapasok ng mga wak-wak. Hindi, naglilinaw, hindi yon ang dahilan. Hindi, dahil, hindi, wala doon, wala sa usapin. Hindi niya tinapik yung tungkol dyan. Sa si Carla at si yung mag-ina. O, sorry ha, mabibigas ang pangalan. Hindi niya tinapik, hindi niya pinaglalaban yung mag-ina na naandyan sa group chat. Ang kanya, laban niya yon. Ang pinaglalaban niya, siya ay binabatikos. Siya ay pinagtatawanan, tinupulutan at pinagsisismisan sa group chat. Yun, yun. O, naintindihan nyo guys, malinaw po ba? Kasi ano eh, malilis. Yung ustisya. Ibilang ikaw ay isang ninang. Ikaw ay nagpangunahing. President ka ng Airo. Nandiyan, president ka ng Daya. Ninang ka pa. Tapos ikumpara mo yung sarili mo. Di umano'y na-trigger. Saan na-trigger? Yun ang tanong. Dapat inalam ninyo kung saan, ano ang katotohanan. Saan ba talaga na-trigger? Hindi siya na-trigger. Dahil doon sa ipinaglalaban niya, ipinaglalaban ba niya na yung mag-ina na sa group niya? Hindi. Hindi niya ipinaglalaban. Ang ipinaglalaban niya, di umano, siya daw ay pinupulutan. Pinagchichismisan. Pinagtatawa na sa group chat. Oh, paglilinaw yan ha, nililinaw ko lang ha. Pasaring siya na pasaring eh. Wala siya katigil-tigil eh. Pinapasaringan niya yung mga esposo. Tapos ngayon, nung nakana siya, pinatula siya, ingit ka. Oh, ngayon, rumisback. Mag-rismack niya, rumisbackan niya yung bata. Oh, yun yun. Doon tayo sa point muna. Sa point muna tayo, hindi tayo pwede tumalon. Okay lang. Kung tumalon ko, nabigyan na ng linaw. Kasi kung tayo magiging one-sided lang at papakinggan natin, papanigan natin si Ninang. Nasaan yung ustisya doon? Inalam mo na hindi. Ay sabagay, baka yung iba hindi alam kung ano ang buong katotohanan. Ayun na, nilinaw ko na. Ang ipinaglalaban ni Ma'am Marilyn Pablo, yung siya ay pinupulutan. Pinagtatawanan, pinagchichismisan sa group chat. Diyan siya na-trigger. Hindi dahil doon sa yung mag-inay na sa group chat. Hindi niya yun pinaglalaban. Kaya yung sa live, yung sa mga live dyan, sasabihin na na-trigger dahil doon. Na-trigger si Ninang kasi binabantayan ni Ninang ay yung backup ni Kalinga Prab ay yung mag-inay na sa group chat. Hindi po yun. Huli na yun. Kung yun ang sumbong ni Ma'am Marilyn Pablo, sinumbong lang, pero bilang ikaw ay isang reactor sa larangan ng YouTube, nag-YouTube ka, ito ba na i-topic niya? Na nasabi ba niya, oy, kayo mag-ina, nandiyan kayo sa group chat. Bawal yan. Hindi po pwede, hindi ako papayag. Nandiyan kayo, hindi kapit, akong batay niyo. Ayun. Hindi niya yan i-topic. Kung na-topic man, pasaring. Pagpaparinig. Pero yung maninindigan, ipaglalaban niya, na yun ay bawal. Ako, halimbawa ako, oh, eto ha, bawal yan ha, huwag kayo magpapasakop sa sponsor, huwag kayo magsumama sa group chat, bawal yan. Hindi niya yun ipinaglaban, hindi na niya yun ipinagdiinan, hindi yun na highlight yung topic na yan patungkol sa group chat, ha? Doon, ano ang na-highlight dito, saan siya na-trigger? Doon sa di umano siya pinag-chichismisan at pinupulutan. Malinaw po, ha? Hawa ko yung screenshot nang siya nagsumbong sa akin 2 weeks ago. Simula noon, pag after naming
nag-reaction kay Rowinane. Iyan yung sinunod niya. Ang sabi niya, ang sabi ko pa sa kanya, sige, check ko yung channel. Hindi ko na lang siya binakapan yan. Kasi laban niya yan eh. Hindi naman ako binabakbakan eh. Ng mga Jonkar fanatics na yan eh. Ng sponsor na yan eh. Kaya inayaan ko siya. Pero yan ang totoo. Ngayon, lumalabas dito, ligtas si Nina. Eh, mali. Hindi. Teka muna. Paano magiging ligtas? Teka muna. Hindi nga alam na iba kung ano ang punot dulo eh. Ano ba talaga ang pinaglaban ni Nina? Eh? Sarili ba niya? Pinaglaban niya? Eh, pinaglaban ba niya yung ngalan ng Kalingap? Hindi. Ang pinaglaban niya, yung siya'y pinupulutan. Wala siya doon sa puntong ipinaglalaban niya yung Kalingap na ang beneficiary na kasama sa group chat. Wala siya doon. Hindi yun. Malino guys, naintindihan niyo ako. Hindi niya ipinaglaban na bawal kayo dito sa group chat. Bakit kayo na andiyan? Wala po. Nagagalit siya dahil pinupulutan siya, pinagtatawanan, pinag-uusapan sa group chat. Yan ang totoo. Puro siya parinig, pasaring. Kung man lang sana, Antimano, nalaman mo na andun yung mag-ina. Kung ako, kung ako ang batay dyan, na andun yung mag-ina sa group chat, mag-iingay ako! Kasi doon tayo sa katotohanan! Kung ano yung protocol, sundin natin! Kasi baka mamaya, sa kagaganyan nyo, nakikipag-ugnayan kayo, sumasama kayo sa group chat, mababas kayo. Eh, mag-iingay ako! Kasi, paano natin sila mapoprotektahan? Madidepensa kung sila mismo yung mga ina mismo gumagawa ng masama. Ginawa ba? Hindi! Iba yung laban ni Ma'am Marilyn Pablo. Ma'am Marilyn Pablo ha? Sorry ha? Ang laban mo yan, yung patungkol dun sa ikaw ay pinagsisisbisan at pinagtatawanan. Yan ang buong katotohanan. Hindi mo pinaglaban yung Kalingap yung, na yung mag-ina na andun sa group chat. Tapos ngayon, matrigger ka. Dahil sa salitang inggit, matrigger ka. Eh, kinumpala mo yung sarili mo. Sa bata. Tapos ngayon, madadivert na. Na-twist. Nalihis. Ang issue. Natambak doon sa mag-ina. Ang tanong. Guys, panoorin nyo pala. Kay Olive TV. Na-interview ni Olive TV kanina lang. In-upload. Nandun sinabi, ninali si Jack. Wala siyang natatanggap na pera. May natatanggap na pera galing kay Kalinga Prab. Yung ipinaparatang na 50,000 na binigay daw sa kanya, wala siyang natatanggap. Binigyan linaw din po yung patungkol doon sa graduation house blessings, yung mga pagkain yung handa. Yun, hindi sila humawak ng pera. Panoorin nyo guys, para maintindihan ninyo, no? Ang akin lang, ito na guys, balik tayo sa topic, no? Para maintindihan ninyo kung ano ang buong katotohanan. Kung ano ang punot dulo, bakit nalihis doon sa quit. Quit! Ang topic natin dito. Na-divert ng issue, na-twist. No? Na-tambak lahat ang sisi doon sa mag-ina. Pero, dito, lumalabas na wala nang kasalanan sa ito pinang ina-analyze ko ha. Dito lumalabas, wala na kasalanan si Nina. Absuelto. Ay ano? Ano? Nina, mahirap magsalita guys. No? Tama may ako na naman ay reaction na naman ni Kuya Pat. At iparinig na naman ang video ko. Ay sana Kuya, huwag na ako. Kasi kung ako naman at ako lang lagi yung mapopromote. Kahit sabihin mo may nababasa akin dyan sa comment, sa live chat mo. Pero malaking bagay, malaking promotion sa akin. Pero mas maganda kung iba naman ang iyo. Para yung iba naman ay ma-promote. Kilala naman ako siguro. Ano, sa boses ko pa lang, may mga nakakakilala na ay baka mamaya ay yun na, matakot naman na yung iba. Pero ito, binabalasi ko lang, ina-analyze ko lang, binalikan ko lang kung ano ang buong katotohanan ng pinagmulan kung bakit si Ma'am Marilyn Pablo ay na-trigger. Na-trigger dahil doon sa ipinaglalaban niya. Ha? Na siya daw ay pinupulutan, pinagtatawanan, pinag-chichismisan sa group chat. Yan ang buong katotohanan. Nagsumbong pa yan sa akin. Yon. So ngayon, parinig, pasaring, live, ngaw. Siyempre, ang Jonkar viewers, fanatic supporters, nandyan. Sinasabi siya inggit. Doon na nagali. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung iba alam, marahil hindi alam ng iba. Ha? Mamaril pa, screenshot ko na ang sinangang sumbong mo sa akin. Pero yun na, yun ang katotohanan. Wala siya doon. Tumalon kasi, nalihis, na-twist, na-divert yung issue doon sa mag-ina. Tumalon ang issue. Pero, hindi na-trigger si Ma'am Marilyn Pablo doon sa mag-ina. Hindi na-trigger si Ma'am Marilyn Pablo doon sa usaping group chat. Hindi niya yan ipinaglaban. Kung may maririnig man kayo,
sa mga live niya, pagpaparinade lang at pagpapasaring. Kung ito man ay nakarating kay Kuya Ba na balitaan, maaaring siguro inireport na ni Ma'am Marilyn, ni Ma'am Marilyn Pablo kay Kuya Ba. No? O yun ang sinasabi ko. Bakit ngayon nalihis ang issue na twist na divert at ligtas si Ninang? Nasaan yung hustisya? Doon sa ikaw, ang matanda, level up ka eh. Napakataas na level mo eh. Nandun ka sa rurok eh, tuktok eh. Inilevel mo yung sarili mo doon sa isang hama, sa isang bata. Alam ko eh ko, laki batang ko, laki suso ko. O, di ba, nasaan na ang hustisya? Maganda mukha ko. O, nasaan yung hustisya doon? Na tayo, dapat huwag tayo magkukumpara ng ating sarili doon sa beneficiary. Tuloy, nasaktan yung nanay, pati yung bata. Naka-apekto ba? Ha? Ito ha, ibang topic itong kay Ma'am Marilyn Pablo na sakwet, ha? Nilinawin ko ha, hindi dapat ma-divert, ma-twist, malihis doon sa yung mag-ina, yung issue mag-ina ay nasa group chat. Magkaiba po yan. Ibang topic yun, ibang topic itong sakwet, ibang topic yun, magkaiba po yan. Hindi dyan, hindi yan ang dahilan. Hindi yan ang ipinaglaban ni Ma'am Marilyn Pablo. Ang ipinaglalaban niya, uulit-ulitin natin, para tayo silang plaka, para maintindihan nyo. Ang ipinaglaban niya, kaya siya na-trigger, yung usaping siya ay pinag-chismisan, pinupulutan, at pinagtatawanan sa group chat. Yan ang dahilan kung bakit siya na-twist. Hindi dahil doon sa mag-ina o kung ano pa man na pakikipag-ugnayan sa sponsor. Yan po yun. Oh, malinaw? Naintindihan niyo po ba ang sinasabi ko? Oh, ito guys, inumpisahan lang at ipinaliwanag ko lang sa inyo kung ano ba talaga ang totoo. Kasi mahirap po na tumalon eh. Nalihis eh. Nasaan yung hustisya? Pwede ang pinag-uusapan eh. Nandito tayo sa topic na pwede. Hindi yung pakikipag-ugnayan sa sponsor. Iba yun. Iba yun. Basta nasa pwede po tayo. Pwede ang topic natin. Pwede. Yung puwet ba? Malaki. Ano? Malayo tayo dun eh. Malayo tayo. Uulitin ko pa ba? Malayo tayo doon. Sa topic ng yung mag-ina ay nakikipag-ugnay sa esposo. Malayo tayo doon. At hindi doon na na-trigger si Ma'am Marilyn. Uulitin ko. Paulit-ulit tayo para sa rampla ka. Na-trigger. Dahil siya pinupulutan at pinagtatawanan. Pinag-chichismisan sa group chat. Diyan siya na-trigger. Yan ay pinaglalaban niya. Tapos. O, diba? Ayan, maglalaw tayo na maglalaw. Basta ang atin muna, dito tayo sa puwet. Puwet. Wala tayo sa topic na yung mag-ina ay yung mag-ina ay nag... Paray, ang tawag ito. Nawawala tuloy ako sa isyo. Wala tayo sa topic na yung mag-ina ay nagtaksil. Yung mag-ina ay nakikipag-ugnayan na. Wala tayo doon. Huwag natin i-ano... Ah, hindi doon, hindi yun ang topic. Hindi doon na-trigger si Ma'am Marilyn Pablo. Na-trigger, pauli-uli tayo. Na-trigger, ha? Siya ay pinagtatawanan, pinupulutan, at pinag-chichismisan. Yun, tapos. O, ano pa? In-explain ko na, ha? Eh, yun na. Absoluto. Panalo na, ah. Uwi na, pinanalo na. O, patay tayo. O, patay tayo dyan. O, eh, magpapulay. Ako, wala akong pampakulay. Wala akong pera. Ay, mahirap lang ako. Oh. Iyan nyo, pag ako tumama sa loto, kung talagang ikakaloob ng Panginoon, nakpo, Diyos ko. Ay, mahirap lang magsalita. Ako'y pagpalain lang talaga. No, mahirap kasi magsasalita eh. Ako'y kalooban lang ng Panginoon talaga na ako'y manalo sa mga lottery na ganyan. Nako, Diyos ko. Oh, Lord, harinawa ko. Kung ako'y mayaman lang, ay talaga. Ay, araw-araw yan. Na, hindi lang ang kulay pula. Hindi lang kulay pula ang palipad. Ay, yun lang. Ito, nilinaw ko lang. Wala sa kung ano man. Kasi hindi tayo pa pwedeng tumalon. Tatalo tayo doon sa panibagong isyo sa sabi. Yun ang pinaglalaban. Yun daw ang pinaglalaban. Hindi niya pinaglalaban yun. Hindi yun ang pinaglalaban. Ang kanya. Oh, ito ha. Ang kanya kasi. Daw ay siya mag-reaction. Purong parinig. Pasaring. Wala yung direct to the point. Ang bukid mo. Yun lang. Ay, yun lang niya. Wala nga, mga isponsor ka dyan. Tumbukin mo. Hindi tayo pwede parinig.
ano eh, wala siya doon sa ipaglalaban mo yung kalinga sa mga, alam mo, ganyan, beneficiary, remekta. Pag sa akin kasi yung ganito yun eh. Ganito ang pasok doon. Based sa akin, nasa agap na balita, di umano kayo ay naandun daw sa group chat, mag-ina, kasama ang sponsor. Noon pa man, hindi tayo huli. Sa rules, yung protocol, bawal makipag-ugnayan ang beneficiary sa sponsor. Baka kayo'y masilip, makiusap lamang. Tantanan nyo yan, tigilan nyo yan, pati sponsor sana. Bakit mo? Nangyari yan. Wala ka dun eh. Ang inilalaban mo, Mang Marilyn Pablo, yung sarili mo. Yung sarili mo na ikaw ay chinismis, pinagtatawanan, pinupulutan. Yun. Uli-uli tayo para tayo sa plaka. Ayaw ko lang kung hindi nyo pala intindihan yung aking pinupunto. Akin lang, wag sasabihin, naligtas, sininang, sa kasalanan. Naligtas eh. Pero yun lang, ang tayo magagawa, ganun talaga. Pero doon tayo sa katotohanan, kung ano yung ating pagkakaintindi. Kasi mahirap nga, tatalon tayo, hindi pa nga tapos yun, nasa yung hostess yan. Basta po natin pinag-usapan yung puwet. Iba yung topic ng puwet. Never niya pinaglaban na sinabi nga, ay huwag kayo dyan! Wala yun! Bakit ba napunta doon? Hindi naman niya yung topic ng ninang. Ang topic naman niya is yung puwet niya. Pagkukumpara sa sarili niya, yung maganda. Yun lang yun, no? Siguro naman naiintindihan nyo na guys, yung aking ibig sabihin, yung aking pinupunto, no? At mayroon tayo magpapauli-uli para tayo sa mga plaka dito. Ito yung binigyan ko lang ng linaw. Para alam ninyo lahat na bakit nga dito iligtas si Ninang. Hindi ko na sinabing parusahan. Kaya lang i-analyze natin. Kasi wala siya doon sa kanya pinaglalaban. Na kung ano mang pagmamasid, pagbabantay, mamalasakit, wala doon eh. Nasaan ba laban niya? Doon sa di umano siya ay pinagtatawa ng pinupulutan at pinagchichis misar. Yan po yun. Okay? Malinaw na po ba guys? No? At tayo nahahaba na po. Ito ay paglilinaw lang para sa lahat. Nang sa ganun ay mahimasmasa naman po tayo lahat. Laban niya lang yun. Hindi sa ngalan ng kalingap ang kanyang pinaglaban, kundi ipinagtatanggol niya ang sarili niya doon sa sinasabi siya daw ay pinagtatawanan at pinagchichismisan siya. Pero ang nangyari nga humantong sa pagkukumpara na maganda, sexy at malaki ang puwet. Ayun na guys, no? Bakiklik naman po guys ang thumbs up. At yun na, no? Iuulitin ko ulit guys, no? Sa mga gusto mag-subscribe, hindi naman pwede sa apelitan guys. Pakiklik naman po ng bell. Bell lang naman yung mga nakasubscribe. At pakiklik naman po ng bell. Bell lang po, yun guys, no? At yun na, para hindi tuloy. Para updated kayo sa aking mga video na i-upload. Ayun na guys! Kita-kita po tayo sa aking next video. Bye-bye po. Malinaw na po sa inyo guys, no? Yan. At kay Ma'am Arlene Alarcon at kay Ma'am Ellie TV. Paki-PM po ako, ma'am. Ayan. At saka, sa lahat na rin ating mga minamahal na viewers, PM niyo po ako sa profile lang na naka-white headband. Ayan, kumustahan po tayo sa mga Marisol, Marites, mga chismosa. PM niyo ako guys sa profile lang na naka-white headband. Ayan na, ano. Pero, ayan na. Bye-bye. Kita-kita tayo sa aking next video, guys.